Assalamu alaikum. Pagising na pagising ko sa umaga, mga Mari, eh, nagsaing na ako. Sabi ko, tatapusin ko lahat ng gawain ko habang tulog yung anak ko. Kaso ang nangyari, eh, habang inugasan ko palang itong bigas, ay naririnig ko nang umiiyak yung anak ko at nagising na pala. Kapag gigising kasi itong batang ito, ay naku, iiyak talaga yan kapag wala ako sa tabi niya. Kaya binansagan siya ng baba niya ng magnet kasi para daw siyang magnet sa akin na kapag hindi niya ako nakikita at nawawala ako sa paningin niya, ay iiyak nang iiyak. Gusto niya ay lagi ko siyang karga-karga at lagi kaming magkadikit. Naririnig niyo naman siguro yung boses niya habang nagvo-voice over ako, o diba, nakisingit pa. By the way, nagbalat nga pala ako ng 2 pirasong kamuti at hiniwa ko na rin na parang french fries size. Ipiprito ko nga lang ito ngayon para maiba naman dahil lagi na lang nilaga ang ipinapakain ko sa kanya. Mga oras na to ay wala na ang baba dahil pumasok na sa trabaho kaya wala talaga akong katuwang na magbantay sa kanila. Habang piniprito ko itong kamuti ng aking bunso ay sisimulan ko naman na itong paghiwa sa aming beef. Beef tenderloin nga ito, mga Mari, kaya medyo may kamahalan siya. Napakahilig talaga ng asawa ko bumili ng beef tenderloin. Kung i-convert nga natin sa Philippine peso ay nako, manghihinayang kang kainin. Nakapromo pa nga daw yan, sabi ng asawa ko, pero para sa akin, mahal pa rin. Hinati ko nga lang siya dahil kalahati lang ang iluluto ko for today's video at ilalagay ko naman sa freezer yung kalahati. Luto na ang kamote ng aking bunso. Si Huda ayaw na ayaw kumain nito. Ang gusto niya lang ay sliced bread with Nutella. Ang hiwa ko dito sa ating beef, mga Mari, ay maninipis na hiwa lang. Ang asawa ko lang din ang nagturo sa akin ng recipe na ito, mga Mari. Tuwing nagluluto kami ng ganito at kumakain ng ganito, mga Mari, ay yung asawa ko namimiss niya daw yung nanay niya. Dahil tuwing Eid daw, Eid al-Adha tsaka Eid al-Fitr ay nagluluto ng ganito yung nanay niya nung mga bata pa sila. Napakasimple at napakadali lang naman gawin ng recipe na ito, mga Mare. Kailangan lang na ang meat na gagamitin ay yung madali lang talagang lumambot tulad nitong beef tenderloin. Beef tenderloin? Luluyan? Bulo? Naghiwa lang din ako ng kamatis, mga Mare. Maninipis lang buong kamatis tapos hihiwain lang ng manipis na ganyan. Ito namang susunod na hihiwain ko, mga Mare, ay taba ng tupa or lamb fat. Itong recipe lulutuin ko for today's video ay hindi pwede sa mga health conscious dahil mataas ang cholesterol neto. Itong lamb fat or taba ng tupa ay nabibili din sa mga supermarket or sa mga meat market, mga Mare. At ang presyo ng lamb fat sa supermarket ay nasa 12 dirham yung 150 gram. Kaya kapag nagpapakatay kami ng tupa ay kinukuha namin yung fat kasi nagagamit nga namin sa mga ibang recipe na niluluto namin. So ayun na nga, naglagay na ako ng asin, paminta at saka olive oil dun sa hiniwa ko na beef. Pagkatapos ay isinalansan ko na sa baking pan. Yung paglagay ko ng paminta, asin at saka olive oil ay tansya-tansya ko lang yun, mga Mare. Pagkatapos ko siyang i-arrange dun sa ating baking pan ay ganito na yung magiging itsura niya. Pagkatapos ay yung tomato naman na hiniwa natin kanina yung ilagay natin sa ibabaw ng beef. Pagkatapos ay mag-sprinkle lang din tayo ng konting asin at saka paminta dun sa ating tomato. Pagkatapos nan ay yung lamb fat naman na hiniwa natin ang maninipis ang lagyan natin ng konting asin at saka konting paminta din. Tapos yun naman ang ilalagay natin sa ibabaw ng ating tomato. Itong lamb fat natin, mga Mare, ay magiging crispy ito mamaya kapag naluto na. Ang recipe ko ngayon ay bawas sa mga matataas ang blood pressure at saka matataas ang cholesterol. Kaya hinay-hinay at limitado lang po ang ating pagkain ng mga ganito, paalala. Bago ko siya ilagay sa oven, mga Mare, ay lalagyan ko muna siya ng kakaunting tubig, siguro nasa mga 1/4 glass ng tubig, tapos tatakpan ko siya ng aluminum foil. Isasalang ko lang siya ng mga 35 minutes na nakakover ng aluminum foil. After 35 minutes ay tatanggalin naman natin yung nakakover para maging crispy yung fat. Tapos lutuin lang natin ng another 6 minutes na walang takip hanggang sa mag-brown and crispy yung fat. And ayun, kumakain na yung asawa ko, kinakain niya yan with Arabic bread and ako with rice. Shout out to Bai Gapur Gandawali from Cotabato City. Ayun lang po muna for today's video. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli. Bye!